Magandang araw mga tropa. Ito na naman po si Bewe. Welcome sa aking vlog. Sana magandang inyong kalagayan ngayon. At kung kami ang tatanungin nyo, maayos-ayos naman kami. Magandang panahon dito sa inyong Basel. Oh, blue sky, di ba? So yun mga tropa, no? Ngayong weekend, no? Lalabas kami ngayon. Bali, mamasyon muna kami kasi matagal-tagal din hindi nakalabas. And then, kailangan din namin ibili si Bricks ng laptop kasi nga kailangan niya sa school dahil na nagsisimula na siya pumasok. So, yung first week niya sa school, okay naman. Nag-enjoy naman siya, tsaka nakapaglaro siya ng soccer. First time niya sa Pilipinas kasi hindi niya na-try yun. Alang sumakit yung grupo niya mga katropa. Nire-reklamo pag-uwi. Sana makakita kami ng medyo budget laptop ngayon. Kasi yung target ko or yung gusto namin bilhin yung ano lang yung mura lang, hindi siya high specs kasi meron nga siya rito yung high specs yung ano yung i7 na parang pang gaming na rin yun eh. Ang isa pang problema ron mga katropa mabilis siya maglobat kasi nga yun nga high speed din, mataas yung graphics niya. So yun, ngayon hahanap kami na medyo mura para kasi hindi naman namin talaga kailangan ng laptop, spare laptop, so kailangan namin talaga gamitin doon na sa school. So ang target, makakuha ng mura at yung lightweight na laptop kasi mahalaga yung kasi binadala niya sa school. So yun, tsaka yung matagal yung battery. Kasi may mga nakakita ako na 2-in-1 laptop na mabilis yung ano, ay matagal yung ano, yung battery life sa span. Hello, Bricks. Ano, bilhin tayo laptop mo? Ha? Oo, yun. Maglalakad kami pupunta dun. Medyo malayo yung ano eh. Yung bus stop sa ano, apartment namin. Merong malapit na bus stop dito kasi sa iba papunta. So, dun pa sa kabila yung bus stop. Oh, pagkatapos sa itong park. Doon din sumasakay si Bricks eh, di ba? Ito pa sumasakay ng ano. Doon siya sumasakay papuntang school. Dito yung office ko mga katropa. Diyan sa building na yan. Okay! Na kami sa bus stop mga tropa, oh, yun, oh. Bus stop 1190. Daddy, can you hold my phone? Alright. Yeah. If you need, use all my cards in order to ride the bus, right? Yeah. And I can't hold the button. Okay, so wait for the bus because this might take a while. And please subscribe to this video. So yeah, our boss is over there! Right there! There. The bus is right there. Hey! Look at that, the bus is right there. The bus is right there. Ayun mga tropa, andito na kami sa Westfield. Ayun oh. Westfield dito mga katropa, ito yung mga isa sa mga malalaking mall dito sa Australia. Dito kami sa McDonald's mga katropa. Order lang si Bricks ng pagkain niya, nagugutom na siya kasi mag-alas 12 na rin ang tanghali dito. Naglalaro. Tataas na ito, pupunta kami sa Office Works. Magtitingin kami ng laptop muna doon and then kung wala kami ang pili, pupunta kami ng JB Hi-Fi dito sa loob ng Westfield. Ayun, pwede na mag-dining ngayon. Saka yung ibang mga table nila, nilalagyan nila ng ano, na hindi pwede gamitin para merong one table apart yung mga customer nila. Thank you.
dalawa pa, oh. Kain muna kami, oh. Tapos lang na bumili yung laptop ni Bricks. Nakabili ako nung yung 2-in-1 yung nagiging tablet. So, lightweight lang, 11 inches screen lang, tapos yung battery life niya tumatagal lang 10 hours. Pwedeng-pwede na sa kanya yun para sa school niya. So, kain muna kami. Dito kami sa H&M. Bili lang si She ng puting damit. Ayun o. Bayad. Ang trabaho natin. Waiting. Better and waiting na. Still waiting? Ayun, mga tropa, tapos na kaming gumala. Nakabili kami ng konting mga damit sa H&M. Tapos yun, pauwi na kami. Hintay lang kami ng bus. Makikita nyo sa likod, ang daming ibong maingay. Mga ano yun, maganda, parang mga African lovebirds na ano, yellow and orange and green yung yellow, kulay. Yellow, red, and green, and robust. Ang dami nila. Hindi naman ano. Kaya mga tropa, oh. Diba, ang ganda, oh. Normal lang lang dito sa Australia yung mga ganyang ibon, oh. Makakatawa. So, nakauwi na kami, oh. Scare you. Ayan. So mamayan, reviewin natin para makita natin kung okay ba siya o hindi. Pero tingin ko okay naman kasi pang school lang naman to. Ito. So mga tropa, unbox natin itong ating laptop. Ang nabili kong laptop is ito yung Acer Spin 1. Usually, hindi nire-recommend sa gaming to. Kasi mababa lang siya. Saka, hindi siya ganun ka-release. Pero, ang kagandahan nito is yung compact siya. Tapos, yung weight niya talagang magamit siya. And then, yung battery niya, yun, maabot siya hanggang 10 hours. Ito nga palang nabili namin, may kasama ng Windows to. At isang meron siyang 1 year na subscription sa Microsoft Office. So, ito yung pinaka-laptop niya. Yan. And then, sa loob, merong yung manual, yung setup guide. Warranty service. Ito pala, nandito pala yung specs niya. So, ang specs niya is yung processor niya is Intel Celeron N4000. Tapos meron siyang 11 inches na screen. Touch LCD siya, para siyang tablet. And then yung memory niya yung mababa lang, 4GB. And then yung storage niya is 64 eMMC. So, yun. Kaya, ito, bumili ako ng isang 128 na micro SD. And then, ito, gagawin ko para maging secondary drive. Ito yung charger niya. Ito yung charger na ba? So, nung una pinag-iisipan namin kung ito ba talaga yung bibili namin o yung ano, kasi meron akong isang gusto talaga, yung Microsoft Surface Go 2, yung bagong labas ngayon, kaso medyo expensive. Nung una decidido na akong bilhin, ang price niya is $800 something. Kaso, nung napaurong ako kasi yung pag bumili ka pala nun, hindi kasama yung keyboard ng Microsoft, kaya medyo aabot siya ng 1,000, kaya yun, mahigit. Kaya sabi ko parang hindi advisable naman kasi syempre pang school lang naman yung Bricks, kasi hindi rin naman namin lalagyan ng mga games. And yun, in-advise din ng school na huwag yan lagyan ng games. Kaya yun, hindi na namin binili. Then, tingnan natin to.
So ito, magandang laptop to pagka yung nagta-travel ka, tapos mga email, saka browse ka lang. Yan, magandang ano to, tapos yung mga office software lang yung gagamitin mo. So ito nga pala yung laptop, oh. Ayan. Maganda yung touch niya, oh. Parang ano, matte finish. Natin. So, kung binuksan mo, ayan, may konting ano rito, protection. Kung binuksan mo, ayan, maganda. Maganda yung maganda yung ano. Maganda yung kung ano yung ano, parang may mga parang mga linya-linya parang stripe. Ganun din yung sa likod. Ganun din sa harap. Yung bigat niya magang ang weight niya nasa 1.4 kilograms lang to, so wala pa, hindi pa umabot ng 2 kilos, napakagaang niya. Ang isang sa features na itong laptop na to is pwede siyang i-convert sa tablet, o convert siya, yung nag-flip siya, diba? So pwede kang manood and pwede mo rin siyang ganyan. Yun, meron siyang HDMI slot, isang USB, at ito yung micro SD. Dito natin ikakabit yung memory card na binili natin. And then meron pa tayong isang USB slot dito. And yung power ano niya, button niya nandito sa gilid. So, meron tayong headphone jack dito. Meron siyang speaker dito. So yun, subukan natin. Buksan natin ito. No. Skip. Now, let's get you connected to a network. Next. Galing. Stick, di ba? Ano yung tawag doon? Voice command? Ah, voice command. Yung hindi, may ganun talagang ano, Windows. Hindi, si Siri lang yan, si Siri. Yun ko lang siya ginamit. Yan, oh. Still waiting pa eh. Bali nagsiset up ang mga tropa. Ang kasama palang Windows nito, mga katropa, is Windows 10 Home. Pero naka-S mode. Yung S mode kasi parang limited lang yung mga features na pwede mo i-install. Yun, ito na. Nag-open na siya. Oh. Ayan. Ito yung pinaka-welcome niya. So, yung touchscreen niya is maganda naman. Medyo ano siya. So ayan, okay naman din yung resolution niya, so pwede mo siya pang Netflix yan, kaya pang YouTube yan, pwede mo siya kanyang gamitin. Pero sa games hindi ko siya mare-recommend talagang gamitin. So pagka pinlip mo siyang ganito, automatic siyang nagro-rotate, di ba? Mga tropa. So, yun yung pinaka-feature siya. Mabaliktad yung pinaka-display niya. Parang tablet niya. Nice. Ito mga katropa, pakita ko naman sa inyo kung paano siya palakihin yung storage. So, ang nangyari, nilagyan ko siya ng memory card dito, ng 128. Kasi 64 lang yung nabili natin. So naglagay ako ng micro SD card na 128. So ayan. Oh, sorry. Touchscreen pala. And then ngayon, bali kailangan
yung mga bagong app na i-install natin and yung mga da-download natin pati yung mga pictures hindi na dito ma-store kasi magkakos din yun ng pagbagal ng PC kaya dapat dun lang sa micro SD lahat siya mag-i-install. So yan, ngayon pupunta tayo dito sa May, sa Windows Start, and then press nyo yung settings, tapos dito sa system, tapos punta tayo sa storage, under storage na makikita nyo, then tapos ito i-click natin yung change where new content is saved. So yan, papalitan natin siya nung yung D na which is yun yung memory card natin. So yan, papalitan natin lahat yan. Well, mga tropa, no, natapos ko ng setup yung mga kailangan ni Briggs tsaka gamitin. So sa ngayon medyo okay naman siya. So bagay lang siya doon sa price niya. Hindi siya talaga ganun kabilis katulad ng ibang laptop kasi syempre entry level lang to, 4GB lang to, saka yung storage niya is hindi siya SSD. So pero okay na, mabilis naman, pwede siyang mag-multitasking ng mga office and yung ibang application. And then yung sa na-install lang siya ng Google Chrome, medyo bumilis na yung mga interface ng mga website katulad ng mga Facebook at yung YouTube compared dun sa Internet Explorer yung Edge. Ang halaga nga pala nitong mga katropa na nabili namin is $447 or ano, Australian dollars. So siguro i-convert na lang yun sa peso. So kung